sinsoon ka na ng downline mo. Pag-uusapan natin yan in the short video, so stay tuned. And welcome to this short video, a place of motivation and inspiration. So ngayon, na-experience mo na din ba sa network mo na ising zone ka na lang without time? Yung tipong chat ka ng chat, grabe bro, hato tayo ngayon, matira mayaman din mo, tapos i-downline mo naman. Thumbs up ang na-receive sa akin. Diba, nakaka-release siguro kayo lahat ng mga makakapanood ng video ko na ito na networker. Makaka-relate ka talaga at matatawa ka sa mga na-experience natin dito sa network. It's very normal. Marami talaga hindi naman, walang hindi naka-experience sa ma-experience mo kung nakasin sa mga nani-downline. Pero may mga reasons kasi yan. Bakit nangyayari yan? Bakit ka nasisin sa mga downline? Una, number one reason, sawa na si downline sa kapawal sa kanya. Sawa na siya sa kapawal. Diba, yung karamihan din sa atin kaya pumapangit yung tingin ng mga tao sa networking business kasi parang bago lang tayo eh, parang unethical tayo mag-invite. At ibig sabihin ng unethical, lahat, yung parang nagmumukha kang hype, nakahype ka, nagmumukha kang, alam mo, desperadong mapasali siya, lahat ng magagandang words, magagandang sinabi mo na lahat para lang makumbinsi si prospect, para lang mag-join sa business mo, para sa magkano commission. Kailangan, wala namang masama dun, kaya yun kasi, yun naman talaga yung goal natin eh. That's why kaya ginagawa natin itong business para pumunta. Pero hindi kasi yun yung pinaka-logic ng business mo. Kailangan, ang mindset mo is matulungan siya. Ang mindset natin dapat is, may problema ba itong taong to na kaya kong masolusyonan gamit ang opportunity mo? Ang business opportunity. Dapat yun yung mindset mo. Hindi lang siya basta magpasali. Ganun siya ng ano yung mga promises na magandang salita. Para lang mag-join siya sa business. Which is, yun yung nakamali sila. Nakakaroon sila ng maling expectation. Ang alam nila pag kayo nila maling nakita, hindi ka nakaagad na pala mag-gawin mga social media. Which is, hindi ko yung totoo sa networking business. Kailangan ko talaga nila kung aking effort. Kung alam siya ng oras, kahit yung business. Tapos sabihin mo siya, magpapag-inig ka lang. Para doon pala, masasala mo na eh.
sa goals natin. Specific, measurable, attainable, time-bounded, realistic. Dapat ganun yung goal. Hindi lang puro hataw lang, ay naman tayo dito po, matira mayaman. Walang ganun. Wala man naman masama sa papawiran mo siya. Pero pag tutunan mo siya, pag-i-struggle na siya, kailangan niya nag-gabi. Malinaw na plano. Okay, in short. And pangatlo, ayan, pag dinuma mo yun, binigay mo naman na yun, prenupay mo naman lahat ng trainings. Actually, ito yung magandahan sa team namin. Kasi meron kaming online system na kahit nasa abroad or malalayo, yung mga nakukuha ng business partners is natuturuan namin, natutuplicate namin sila gamit yung online kasi mga provided na step by step na automated system na mag-provide ng mga training materials, tools para sa kanila. As in, talagang lahat na. Kumbaga, kung mabuhan ka lang, kung hindi mo na madadaanan yung mano-mano pag-sort out ng mga prospect, as in, ando na lahat na na-provide na. And then, yung pangatlo, pagdaan mo sinisulat, isa, dalawa, tatlong beses mo yung message, in-inform mo na lahat mo, gusto na lang, ano yung ganyan. So, isa ka kay, ang pag-i-invision at pag-i-invision may marami siya ng problema na thank you sa yung mag-open up sa atin na ang conversation rate na makikita ko. Ikaw naman siya, alam siya sa lahat eh. Kung ikaw lang pang kakausapin niya, hindi na mo siya mag-open up lahat ng mga problem niya, family problem. Malalim lang na reason bakit sila minan. Ano yun? Sinisigsoon ka lang. Pero yun nga, pag minesis mo na pang limang beses, pag minesis mo na personally na gusto mo, hindi ka talaga pero kaya sinisigsoon ka lang. Ay, ang sinisenso na lang tayo ng tao ng timeline sa atin. So, ibig sabihin yung pag ayaw na talaga, next ka na ng next. Clear ka lang ng clear. Yun lang yung solution. Okay, guys. So, I hope meron kayong natutunan. Comment ka dyan sa baba kung meron ka natutunan sa video ko. And I'm happy to share some knowledge and tips na magagamit mo sa business mo.